high air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This are Gem, ini your tarot reader. So air sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading, so this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading, so kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito, maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Okay, let us see, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy, air sign. You have 8 of Wands, a fire sign. 5 of Wands, a fire sign. And King of Wands, a fire sign, a very strong fire sign. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ikaw ay connected with a very strong fiery energy. Aries, Leo, and Sagittarius. I'm getting an energy that there is someone na maaaring mag-send ng message or gustong makipag-usap sa'yo. I'm sensing na gusto niya mag-sorry. Kasi nagkaroon kayo ng conflict sa isa't isa. May nangyaring problema sa sitwasyon niyo. Ang daming nagkagulo, ang daming nadamay, ang daming nasangkot sa problema. Gusto niyang humingi ng dispensa. I'm getting an energy na maaaring this person is very ma-pride or ma-ego. Kaya kayo nagka-problema dahil sa kanyang pag-uugali. Pero tingin ko meron siyang napagtanto or na-realize. Let us clarify later on. With the 8 of Wands, I'm getting an energy of a message. Possible na ikaw ay makareceive ng message or call from this person. However, pinag-iisipan pa niyang mabuti. Kasi nga, very ma-pride or ma-ego to. Parang hindi magpapakumbaba, hindi nagpapatalo. Kaya nga nagkakaroon kayo ng conflict eh. Patungkol man yan sa iyong trabaho, sa career, sa business mo, or sa love life. Let us clarify. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the 5 of Wands in your energy. Let us see. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the 5 of Wands in your energy. What is the 5 of Wands in your energy? Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the 5 of Wands. The Fool. Diba? 5 of Wands. May conflict. Kasi ang iba dito or isa dito sa kasama mo ay walang pakialam. Kumbaga parang nafe-feel ko sa energy niya, wala siyang pakialam kung meron siya nasasaktan, natatapakan. Basta masunod lang siya, lagi siyang tama, kaya kayo nagkakaproblema. Diba? Parang minsan, mahirap nang makisama sa taong walang pakisama or walang pakialam. Kasi, sasabihin niya kung ano yung gusto niyang sabihin kahit makasakit siya. Gagawin niya kahit alam niyang mali dahil yun lang gusto niya. Kung kanino ka man connected ear sign, resonate as it is, tingin ko napagod ka na sa person na ito. Maaring dalang-dala ka na sa pag-uugali niya. Let us see the 8 of Wands in your energy. Give me the 8 of Wands for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Six of Swords, an air sign. So, nafe-feel ko, may gustong magbalik sa'yo or mag-send ng message kasi alam niya nag-move on ka na. Alam niyang ayaw mo na. Alam niyang bumibitaw ka na, air sign. Kaya ito naman siya ngayon, naghahabol sa'yo. Diba? 8 of Wands. Parang susundan ka niya kung saan ka magpupunta. Kung ano man ang connection nyo or sitwasyon nyo ng person na ito, it tells me na parang may unfinished business kayo. Hindi pa tapos. Hindi pa natuldukan kung ano yung sitwasyon na meron kayo. Kasi nag-move on ka na eh.
you are moving on, letting go of the past, kung ano man yung past situation mo na hindi naging maganda, moving forward to have a better life. Pero may sumusunod pa rin. May magsisend ng message sa'yo or merong tatawag sa'yo. Gustong magkaroon ng reconnection or gusto niya magkaroon ng connection ulit sa'yo. Yun eh, kung pagbibigyan mo siya. Kasi nga, parang masyadong magulo ang sitwasyon niyo pag kayo ay magkasama. Parang puro problema. Let us see the King of Wands in your energy. Possible na kayo ay mag-asawa at kayo ay may anak, di ba? Let us see the King of Wands in your energy. Yung person na ito ay walang pakialam sa inyo ng pamilya mo. Kaya iniwanan mo. Let us see. King of Wands for air sign. Three of Wands, a fire sign. Maaring LDR kayo ng person na ito. Nagtatrabaho siya sa ibang lugar. Maaring sa ibang bansa. Even though malayo kayo sa isa't isa, nagkakaroon pa rin kayo ng problema. Di ba? Parang hindi nyo maiwasan na mag-away, magkaroon ng argument. Lalo na pag LDR, mas mahirap. Di ba? Mas mahirap ayusin ang problema pag kayo ay magkalayo. The more na nagkakaroon ng misunderstanding, lalo na't ma-pride or ma-ego yung person mo, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao, talagang conflict ang pagdadaanan niyo sa relationship. Pero tingin ko, with the Eight of Wands, may paparating sa buhay mo. Be ready. I'm getting an energy that this is your person. Tingin ko, hindi pa siya tapos. Kung feeling mo air sign, tapos ka na, you are ending the situation, the connection, siya hindi pa. Tingin ko maghahabol siya. Let us see. Let us get more energies for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, air sign you have here, poverty, di ba? Kahirapan, puro problema ang pinagdadaanan mo. You have bad health, stress, nai-stress ka, problemado ka sa connection mo with this person. Parang wala nang magandang na itutulong ito sa buhay mo, kundi puro problema na lang. Puro conflict, pagtatalo, kahirapan. Yung tipong hindi na nag-improve yung buhay mo dahil sa kanya. Hindi ka na naging masaya dahil sa kanya. Nagbibigay pa siya ng stress sa'yo. Parang pahirap pa siya sa'yo. Something like that. Yung tipong hindi mo siya maaasahan. Kaya nakakaranas ka ng kahirapan sa buhay. Pati ang kalusugan mo ay naaapektuhan. You have despair. I'm getting na may paparating sa buhay mo siya. Yung person ito, yung despair na nararamdaman ko is from your person. May panghihinayang. Nagawa niya yung pagkakamali na yun, tuluyan kang nawala sa buhay niya. Diba? Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Let us see. Let us get more clarification for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, let us see. Air sign you have judgment, di ba? Meron kang napagtanto na realize sa buhay mo. Kaya ka siguro nag-move on. Tuluyan ng nilisan, tuluyan ng iniwan yung person na ito. Kasi hindi ka na masaya. Puro hirap lang naman yung dinadanas mo, so bakit ka pa magstay? Parang ganun. You have Three of Cups, a water sign. Maaaring may third party yung person mo.
nararamdaman or kinukutuban ka na may ginagawa siyang kalokohan. Kaya naman, hindi ka nagdadalawang isip na iwan siya. Hindi ka na nga masaya sa sitwasyon, puro problema pa ang hatid ng person na ito. Lagi kayo nagkakaroon ng argument at nagawa pa niyang manloko. You have the world, a new cycle. You are really moving on. For you to have a better life, gusto mo nang kalimutan ang iyong nakaraan. Kasi hindi ka na masaya, you want to change your life, your situation. Gusto mo naman na makaranas ng maganda at masayang buhay. Kung kayo ay may anak, gusto mo naman na ibigay sa mga anak nyo or anak mo yung magandang buhay. Let us see. Angel guide, give me some message, advice for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, air sign you have here, forgiveness. Gaya ng sabi ko, merong paparating sa buhay mo. Tingin ko yung person na ito, gustong humingi ng sorry or forgiveness sa'yo. Peaceful resolution. Diba? Gaya ng sabi ko, may unresolved issue ka pa sa iyong past person. Nasa sa'yo yun, air sign, kung patatawarin mo siya. Peaceful resolution. Perfect timing. Maaring sa perfect timing. Maaring patawarin mo siya kapag okay ka na. Improving health. You are trying to improve your life right now. Sa ngayon, siguro hindi mo muna siya gustong makausap. Hindi mo pa kayang kalimutan or patawarin siya. Kasi tinatry mo munang i-improve yung buhay mo. Yung kalusugan mo. Kasi di ba, nagbigay siya sa'yo ng so much stress. It's a positive yes. And you have opportunity. Tingin ko, sa pagbabago sa iyong buhay, yung pagbabagong nararanasan mo ngayon, possible na you will attract so much opportunity in your life. So thank you, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.